Mongol na nga yung ako, diba? Shoutout sa Pricey. Sobrang Mongol yung nyo. Battle MC na si Akata. Tuluyan na ang inibig sa flip-top. Anigma at buong uprising. Iinsulto ni Akata. Ito ang mga tatalakayin natin sa video natin ngayong araw. Para sa mga fans ng flip-top, maituturing na isa sa pinaka-iconic na laban ang battle ni Akata kontra kay Poison 13. Sino nga ba naman ang makakalimot sa ginawang pagtira ni Akata sa buong liga? Kapansin-pansin ring, matapos ang naging laban nila ni Poison 13 ay hindi na muli pang nagkaroon ng battle si Akata sa flip top, at dito na nga nagsimula ang mga haka-hakang napikon si Anigma sa mga binitawang salita ni Akata. Nakumpirma na nga ang pagkatanggal ni Akata sa flip-top sa isang live interview sa kanya ni Lanceta. May isang fan kasi ang nagtanong kung muli pa bang babattle si Akata sa flip-top, lalo na ngayong may crowd na. Sinabi ni Akata na tinanggal na raw siya sa liga, pero ayos lang naman daw yun sa kanya. Mas masaya raw ang MC kung nasaan siya ngayon at sa ginagawa niya sa ngayon. Basta raw, kung mayroon mang gustong lumaban sa kanya, ang unang tanong niya lagi ay magkano. Naungkat rin sa usapan nilang ito ni Lanceta nang mahawa at naging positibo siya sa COVID-19 pagkagaling sa isang battle dahil meron daw sa mga MC na umattend ang hindi bakunado nung araw na yun. May nagtatanong dito, babattle pa ba sa flip-top si Akat? Tinanggal na nga daw ako, diba? Di tsari ko yun. Tinanggal eh. Balo mong PBB. Okay lang. Masaya din naman ako. Hindi lang naman yan yung oportunidad eh. Mas masaya ako sa yes. Laban ko kay Masterpiece. Pumunta ako, masigla akong tao, wala akong nararamdaman. Pag uwi ko, ligo pa ako. Kinabukasan, pag-ising, wala na akong panlasa. Nakawala ng tao dito sa bahay. Lola ko, anak ko, asawa ko. Pumunta ako doon para lang sa mag-anong halaga. Palo pa ako, tapos uwi ako, pagkakasakit buong pamilya ko tol. Nawala man sa flip-top si Akata, pinagbuksan naman siya ni Looney ng pintuan sa sunugan sa Kumu Season 2. Sa last battle niya dito kontra kay Rafian, kahit natalo ay nakamit naman ni Akata ang boto ng hari ng tugma na si Looney. Karamihan din sa mga fans na nakanood ng nasabing laban ay bumilib sa kakaibang estilo ni Akata sa pagbattle at hindi rin makapaniwalang hindi nanalo si Akata pagbaba ng hatol ng mga hurado. Sa Break It Down Rap Battle Review ng laban ni Saito at Luxuria ni Looney kasama si Akata, pinuri siya ni Looney sa karakter niya bilang Akata dahil siya lang daw ang may ganong style sa rap battle. Dagdag pa ni Looney ay malaki raw ang naging improvement ni Nico kumpara noon na nagsisimula pa lang daw ito. Maraming nagsasabi, maraming fascinated nung pandemic doon sinimulan yung karakter na Akata. Kaya ang ganda rin nung na-introduce mo yung ganong style, nakikita nila kung gano'ng pakalawak. Pwede mong gawin ang tactic sa battle rap, hindi lang siya wordplay, hindi lang siya real talk. Yung ginawa mo kasi nung pumasok ka, ito talaga yung may ganun lang na style na master mo. Ginagawa mo para kang psychotic na psychologist. But siya, ironic siya. Nahanapan mo ng reverse polarity yung pagiging psychologist. Dismayado naman si Akata sa kinalabasan ng main event sa Second Sight 10 na Saito vs Luxuria. Nakakatawa raw ang naging laban ng dalawa at sinabihan si Anigma na ayusin naman daw nito ang pag-lineup ng mga MC. Mensahe pa ni Akata sa Uprising, sana raw ay gumanda pa ang karir ng mga ito sa hip-hop kahit sobrang mongoloid raw ng buong crew ng mga ito. At babattle lang daw ulit si Akata sa liga kapag si Anigma na ang kalaban niya. Yan ba yung main event ng flip-top? Main event? Oo, main event. Nakakatawa ka eh. Ina nila ito. Enigma, ayusin mo yung pag-ayos ng dulo. Line up mo. Sana hindi ko na ito pinanood. Definitely hindi nila ito best battle. Shoutout sa Pricey. Sana maganda pa yung karir niya sa hip-hop. Sana gawa niya yun ang tama. Ay, parang sobrang mongol yung crew nyo. Akatay sa akata. Babate lang ako pag si Enigma na. Yun lang yun.